Sabi nila, it's not about religion, it's all about relationship. Yes, tama po yun, pero ang tanong, kamusta naman ang relationship mo kay Lord? Hi everyone, my name is Claire, and if it is your first time here, it's my pleasure. Sa araw na ito, ating pag-aaralan kung paano nga ba magkaroon ng mas malalim, mas close na relationship kay God. Bilang Kristiyanong lumalago sa spiritual maturity, sabik tayong magkaroon ng intimate relationship sa Diyos at kay Jesus. Pero at the same time, nakakaramdam tayo ng pagkalito kung paano natin ito gagawin. Kaya naman, narito ang mga susi sa pagkakaroon ng intimate relationship with God. Okay. Una, God has already shared Himself with you through Jesus. Kung magninilay-nilay ka sa parables ni Jesus, dun mo malalaman ang pagmamahal, compassion, at tenderness na nananggagaling sa Kanya. Dito mo na naumpisang pahawakan na ang buhay na Diyos sa langit ay kayang tumulong sa'yo ngayon at itouch ang buhay mo. Sa pamamagitan ng pagbabasa mo ng Word of God, ang relationship mo kay Jesus ay nag-uumpisang mabago at magkaroon ng mas malalim na kabuluhan. Okay. Pangalawa, God wants you to share. Kapag may taong close na close mo, ipagkakatiwala mo sa kanila ang mga sikreto mo. Alam naman na ni Jesus lahat tungkol sa'yo eh. Pero kung pinili mong sabihin sa Kanya kung ano ang nasa looban mo, patunay lang na pinagkakatiwalaan mo siya. Mahirap magtiwala, pwede kang pagtaksilan ng ibang tao. At kapag nangyari yun, mangangako ka na sa sarili mo na hindi na ulit mag-open up sa ibang tao. Pero minahal ka ni Jesus at una Kanyang pinagkatiwalaan. Sinuko niya ang buhay niya para sa'yo. That sacrifice has earned Him your trust. Kapag ibinahagi mo ang sarili mo sa pakikipagrelasyon kay Jesus, kapag lagi mo siyang nakakausap at nag-step out ka in faith, bibigyan ka ng reward by giving you more of Himself. Ang pag-step out ay kinakailangan ng courage at time. Sa pagpipigil natin ng ating fears, we can move beyond them. Only through sa engagement ng Holy Spirit. Okay. Pangatlo, give time to grow. Sa una, mapapansin mo na parang walang pagpapago sa connection mo with Jesus. Pero kapag umabot ng weeks and months, Bible verses will take on new meaning for you. Ang pagkakasundo ay magiging matatag. Unti-unti, masisense mo that Jesus is there. Nakikinig sa mga prayers mo, sumasagot sa iyo through scripture and promptings in your heart. A sureness will come upon you na may magandang mangyayari. Hindi tumatalikod si God sa mga taong nagsisik sa Kanya. You are meant for intimacy with God through Jesus Christ. It is your most important calling now and for all eternity. So that's all for today. Thank you for watching. I hope may natutunan kayo and stay tuned for my next video. At kapag nagustuhan mo ang video na to, don't forget to like, share, and subscribe. God bless everyone.